Ayon sa mga expert, wala pa anila na single origin ang larong chess. Pero may mga evidence naman ng mga game pieces na natagpuan sa Russia, China, Central Asia, Pakistan at India na maaaring ang laro ay kahalintulad sa modern-day chess. Isa na nga dito ang larong Chaturanga mula sa northwestern India noong 7th century kung saan ito ay may dalawang distinct similarities sa game mechanics ng modern-day chess. Ito ay may different pieces na may different powers at ang pagkapanalo ay nakadepende sa one main piece, ang king. Dito sa Pilipinas, patok na pampalipas oras din ng mga Pilipino ang chess. Isang araw ito sa pinakapopular na laro. Katunayan, ang pagkahilig natin sa chess goes back to more than 200 years. Pati na ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal, isang avid chess player. Kahit nakakulong noon, kalaro ang mga gwardiya sibil. Kaya hindi nakapagtataka na maraming Pilipino at an early age na impluwensyahan na maglaro ng chess. Isa na dito si FM Daniel Causco. Actually, ako produkto ko ng ng chess club sa tabi ng barbershop. Kasi sa barbershop, sa tabi ng barbershop sa Espanya, maraming nag-chess doon ako natuto Magpo-quarter high school. Tapos nung nag-start ako, hindi dahil gusto ko talaga yung chess. Nagsimula ako because, alam nyo, nung high school tayo, diba, meron tayong C80 na tinatawag. Alam nyo yung mga nagmamarcha noon. Medyo umiiwas ako doon. One way para makaiwas, kailangan maging player ka or varsity. Kili, yun nga, nagkaroon ng parang mini chess club malapit sa bahay, yung barbershop ngayon. Maraming tables doon, may mga nag-chess. Ayun, so naglaro ako. Tapos nag-try ako mag-try out. And luckily, nakapasok. Tapos eventually, nag-enjoy na ako sa laro. Ang pagkahilig nga niya sa chess ay nag-evolve hanggang gawin niya itong competitive sport. At di kalaunan, naging coach na siya ng chess. Pagkatapos ng college, hindi na ako pwedeng puro laro lang. So nag-start na ako mag-work. And ang napili ko pa agad ng work is coaching. So nag-apply ako sa Metropolitan Chess Club, Milo Checkmate Philippines. Natanggap ako sa coach doon. And then I worked there for like 3 years. So tuloy-tuloy ako. And then eventually, na-operan ako ng mga coaching work sa ibang bansa. Ito nga, napunta ako dito sa Thailand. So ito yung tinanggap ko. And eventually, aside from earning, syempre, nag-enjoy na din ako. Nakakatuwa yung feeling na, alam mo, nakikita mo sa jati mo na pro and nare-reach na yung level na halos kaya ka ng talunin. Alam mo yun. So, ayun. Physical man o online, ang chess ay talaga namang kinahihiligan, matanda man o bata. Kaya payo naman ni Coach Daniel sa mga magulang na may mga anak na nakikitaan nila ng pagkahilig sa chess. Congratulations, no? Kasi bihira yun eh. Mas mapapubuti na dalhin mo sila sa mga chess clinic na kung saan or lugar na kung saan makakakita sila ng other na bata na naglalaro din ng chess.